Hello guys, welcome back to my channel. And of course, for today's episode, papakita ko or compare natin yung klase ng Meta Axie team sa Season 7. Alright, sa Axie Origins Season 7. So, kung matatandaan nyo, kung nagtuloy yung mga previous video ko, tinakil natin yung iba't ibang parts na meron isang meta-animal team. Then, doon naman sa isa ko pang video, pinakita ko din doon yung Tri-Feather team naman. So, parts na meron sa ganung team. So, this time, papakita ko naman sa inyo yung Meta Sandal team. So, and then after nun, papakita ko sa inyo, tingnan natin kung ano ba yung mas sulit, no? So, i-compare natin sila based on sa price niya sa market and kung malakas ba siya or sulit ba siyang gamitin sa lineup, no? So, okay, simulan natin ngayon dito sa Sandal team. Alright, so kadalasan natin nakikita sa ganitong lineup, no? Minimix nila yung type or class ng Axie. So, kadalasan nakikita ko nalagyan nila ng mech class, aquatic class, and base class. Alright, so yung mga parts naman niya or yung parts niya na meron sa ganitong klase ng lineup is of course yung one yung sandal, yung back part niya, then yung Babylonia naman para sa horn part niya, sleepless sa eye, Nemo, yung dalawang Nemo, alright, sa ear part and sa tail part. And of course, yung square tip naman para sa mouth. Alright, so tignan natin kung bakit ito yung parts na gamit nila, no? Okay guys. So, unang-una yung sleepless. Alright, so malaking bagay ito kasi ambush type siya. So, ibig sabihin, pwede nyong atakihin yung closest enemy or yung pinakamalayo or yung farthest enemy. Alright? And then, mayroon siyang plus 10% damage additional while not shielded. Okay, so right, next part naman is yung Nemo, ear part. So, may plus 1 bulwark, okay? And then, at the same time, magiging ka din ng 1 fragment per Nemo card in your deck. So, yung cap niya is 3 fragments lang. So, yung ibang team mo is merong mga Nemo part sa ano nila, sa parts nila. So, automatic, plus 3 kagad yung yung fragments. May shield ka na, meron ka pang fragments. So, maganda itong klaseng, maganda itong card na ito actually. And then, yung main card niya, kaya ka tinawag na Sandal team, or Meta Sandal team. So, Sandal part, on targets with debuffs, so yung mga may debuffs, debuffs na kalaban, sa kalaban, may additional siya na 50% damage. So, for example, 130 yung damage niya, no? Plus 50% damage niya. So, lahat din ng 130 is 65. So, parang 195 kagad yung damage niya. Alright? So, mas masakit siya kung yung bago mo itira to is nilagyan mo ng sleepless or ng vulnerable yung kalaban, no? So plus 10% pa ulit. So yung 195 mo plus 10%, so meron kang plus 19 or 20 something
So let's say 20 na lang. Okay, to round it off. So 195 plus 20. So 215 kagad ang damage na. Alright. So, and additional pa natin, dagdag pa natin yung ano eh, yung paggamit ng runes or pati yung charms, no? So kung yung runes na gagamitin niya is may 50% or kalasan may 50% additional damage or yung 10% na damage. Alright, kagaya nun sa aquatic way of the aquatic, sorry, may 15% po na additional damage. Alright, aqua yung parts or sorry, aqua yung class ng Axiom. So pwede mo gamitin yung ganitong Axiom rune. So 215, so 15% ulit ng 15% ulit ng 215, ganun na yun. So around 240 na yun. Malakas, sobrang malakas. And then gagamit naman ko sana charm. May plus 6 damage or pwede, ganun. Okay? So kaya masakit siya, actually. Sobrang sakit. Okay, ito naman tayo sa next part niya is yung square teeth para sa teeth part. Or sorry, sa mouth part. Okay? So, zero energy siya, no? Pero meron siyang 10 na damage. And then, kung halimbawa may shield kang ginamit, alright, deal bonus damage equals 50% of the consumed shield. So, for example, naglagay ka ng demon na may 60 shield, alright, yung 50% nun, yun yung magiging bonus damage na, so 30. So, 30 plus 10, so 40 na agad yung ginamit. Zero energy. Nagagamit din yan. So, maganda din siya. Okay? And then next part naman is yung pabilong niya. So, same ng sleepless. Ambush type din siya. Then, may plus 3. Ah, sorry. Apply 3. Vulnerable. Alright? So, kung sleep, wala lang sleepless na lumabas na card, may backup ka pa na mag-alala. So, maganda siya, maganda. And lastly, yung tail part niya. Alright? So, yung Nemo na tail part, alright, yung zero energy din siya. And then, gain one fragment. Alright? Tapos, kung meron pa ibang Nemo cards na tail, automatic, pwede mo na siyang ilabas lahat at the same time pagka nagagamit mo sa sa. Alright? So, ganoon siya kalakas guys. Kaya, isa to, katatalasan nyo kung makikita kung ganito kalakas ang lineup. Alright, sa Season 7 ng Axiom Origins. So, magkano ba kayo ito sa market kung ganito kalakas eh, no? So, kanina kinilig natin yung pinakamura na may ganitong mga parts. And, ano siya? Actually, nabili na siya. Kanina, 0.01. So, around $20. So, refresh na lang natin. Baka tayo. Tingnan natin magkano yung ganitong yung may ganitong parts. So, kanina, $23. So, hindi na magura yan guys. Alright, refresh natin. And then, sana hindi magwala yung folder. Sorry. Ayun. So, wala na lang kung iba yun. And anyway, nasa 23.5 dollars siya or 0.01 million or wet. Okay? So, compare natin siya dun sa gamit natin yung lineup na Meta-Animum Team. So, sa Meta-Animum Team, so, obviously, puro aquatic class yun. Ano pa lang sa iba kung hinahalagawa nila ng
ibang class. Yung lineup nila. Pero kadalasan kasi nakikita ko is aquatic type lang. Aquatic class lang. Alright. So, hey guys, pwede rin naman. Actually, pwede rin nila magamitan ng ibang class yan. Depende na natin sa strategy nyo sa paggamit ng rules. Kaya nila iniiba-iba yan. Eh, syempre kasi para ma-utilize na yung mga rules na kadalasan pag nag-craft kayo ang lumalabas, syempre hindi naman aquatic yung gusto nyo. So, minsan di ba yung lumalabas, di ba, na rules yung pang-ibang class, alright? So, obviously, yung main parts niya is yung dalawang animal sa okay, para sa horn and back parts. Then sa mouth parts niya is yung lamb. Sa eye parts is yung sleepless. And then yung dalawang limo. Or sa ear part, gaya nga nasabi ko sa previous video ko, experiment ko, ginawa ko siyang sea slug. At least, try natin sea slug. Yun, kasi meron siyang yung pang-cleanse ng mga debuff. Alright? So, maganda siya for survivability. Especially kung poison type yung gamit ng kalaban, yung lineup ng kalaban, or ano pa ba, yung mga debuff. Okay? So, pero anyway, sige, natin yung sislag na lang kasi yung gamit natin na lineup. So, isa-isayin natin ulit kung bakit ito yung kadalasan gamit ng mga parts or cards ng isang animal team. Alright? So, of course, number one yung sleepless. Alam mo natin, ngayon sa ano kanina. So, yung sleepless, of course, plus apply 3 vulnerable. Okay? And then, yung sinslag niya, ganyan sabi ko kanina, puro ambush tag ko lahat actually, yung attack cards na yung ambush tag ko lahat halos, except po sa mouth part niya na lamp. So, sleepless, ambush type, meaning pwede niyo patingin yung harap, or yung pinakalikod. So, same din dito sa sinslag, ganyan din. And may plus 4 bleed cleanser. Ayun, no? Ang kagandahan nito, if debuff, cleanse 4 and deal 15 damage. So, yung debuff na niya, i-cleanse niya ng 4, and then may plus 2 free pa siya na. So, kumakalabas na dito. Alright, so next part, is yung animal. So, of course, yun na, kanagamit mo sa card na to, magbawasan siya ng 10, minus 10 attack. Alright, pero ang kagandahan nun, pag nakapatay ka ng Axie ng kalaban, is matatagdagan siya ng plus 20. Alright, magre-reset siya sa 80, plus 20. So, automatic 100 na kagad yung damage niya. Napakasakit actually. Alright, lalo na kung meron siyang vulnerable, which is plus 10% pa. So 100 plus 110, sorry, 10%. So magiging 110. Alright, ngayon, gaya nga nasabi ko before, depende, matatagdagan pa yan, depende sa gamit ng rules. Yung gamit ng rules is yung aquatic way. Alright.
mamabawasan pa yan actually. Alright. Okay. And yun, additional pa dyan. Alright. Yung charms na gagawin mo. So, para 6 na pala damage. So, ilan na? Okay? So, 100 and then plus 10% ito, 110 and then plus 6 na damage, so 116. Okay? 116 na damage. Ngayon, kung nakapatay ka pa ulit ng sa pangkalaban, isa na lang yung damage, isa na lang yung axe na kalaban mo. Another plus 20 na naman yun, guys. Sobrang sakit. Sa 1M energy, ako kasi user, ito yung gamit kong animal team user ako. So, yung pinakamasakit na nakita ko so far, no? Halos 200 eh. Halos 200, hindi ko lang alam kung bakit. Parang nag-camp ako sa ganun. Parang sa damage yung nangyari. Alright. Kasi ano, meron pa tong, yung gamit ko ngayon is ano na, actually, level 2 na yung parts ng animal. So, yun. Kaya maabot sa ganun. 190, 200, or 1 enemy. Especially sa late game, napakasakit yun. Alright. So, yung, okay, proceed tayo sa next part. Is yung mouth part naman, yung lamb. So target the lowest HP and Axie. Alright. Pero, minus 25 damage siya. If yung tinarget na enemy is bawas na 25% HP. So, let's say for example, 400 yung HP na kalaban. So, dapat above 300, no? Dapat hindi mawasan ng 100 kasi yung 25% of 400 is 100, so dapat yung buhay ng kalaban mo is above 300 para hindi siya mawasan ng minus 25 or hindi siya mawasan ng 25. Okay, so alam, mabilis kayo mag-complete guys ng doing the game. So this kung sa'yo na ako dito, tsaka magaling ko matutuot sa mga ganyan-ganyan. Alright. Anyways, okay. So, ito ulit, animal part. Okay, in-explain ko na to. So, ganun din yan guys, no? So, ganun din. Yung in-explain ko kanina, maraming ganyan siya ng kanda para makapatay yung Axie na plus 20 attack. Alright. Plus yung charms, plus yung damage na additional boons. And lalo na kung may numero. Okay? Alright. And then the last part is yung Nemo. So, okay, na-explain ko na rin ito before. Game 1 fragment. So, kung may tatlo ba yung Nemo sa Axie nyo, pwede niya na siyang mag-awit in 1 round. Kasi, ayun, pick one Nemo card from the draw or discard pile. Kahit nasa discard pile na siya, ibabalik niya yan sa hand deck mo. Alright? Para hindi mo siya magamit. In just one round, in just one turn. And then banish. Alright? So, yeah. Kung napanood niyo yung mga previous videos, so, nakikita niyo, yung sa doon, mabag na 190. So, panoorin niyo na lang guys, yung previous video ko sa anime. Napakasakit. In 1 energy, 190. So, palag-palag yan. Kaya palag-palag ito sa mga, especially sa sandals. Kapapalag siya. Alright. So, price sa market. Sa market po. Sa market po. Ganun siya. During this video, yung ginawa ko ng video, nasa 19.6 lang siya. Pero level 1. And then wala siyang level 2 parts. Ganun din kanina sa sandal.
Clash and Devil 2 na parts. Alright, so in terms of price match, medyo mas mura ito na po ito. Ang lineup. Alright. So, ito naman tayo dun sa Tri-Feather Team or yung Meta Tri-Feather Team. Okay? So, katanasin nakikita ko sa mga kalaban. By the way guys, no, ito yung team na lagi akong nakapailing. Pagka ito na yung lumabas na team na kalaban ko. Ay talaga naman, wala tayong kapag-apagasa pa na. Manalo man tayo. Siguro, dahil na lang sa strategy or nagkamali yung kalaban or sinuwerte tayo sa draw ng cards. Alright. Pero mostly talo sa ganitong klase ng lineup. Alright. Hindi ko animong team mo line ako. So, talo. Talo tayo sa ganitong lineup. Play feather team. So, ayun, kadalasan nakakatapot ko na lineup is merong beast, class, dawn, class, minimix up na guys, no? And then aquatic class. So, kaya nasabi ko, ang paliwanag dyan, kaya nila minimix up is para ma-utilize na lang yung iba't mga klase ng mga rules na malabas pa din ka-crafting tayo during the game, during the season. Okay? And then, yung main part niya, kaya sa tinawag na tri-feather team, so tri-feather sa back part, ear wing para naman sa ear, and then wing horn para sa horn, and then ranchu for the tail, and then for the eyes and for the mouth is kataro. Dalawang kataro yun guys. Alright, tignan natin kung bakit yan yung kadalasang parts na meron sa lineup na ganito. Okay. And then, click natin. Alright, so number one card is yung Kotaro na eye part. So randomly, deal one hit, apply 3 death mark. So, death mark na yan, is like, it's a debuff. And then, every time na gagamit ng energy yung kalaban to attack, okay, not to defend, to attack, meron siyang 12 na damage, mawawasan ng 12 na damage yung kalaban. Alright, yung iba, nilagyan ko siya ng win, nilagyan ko siya ng death mark, kaya tumira ako ng 1 energy na attack, so mawawasan siya same time ng 12 damage. Alright, pure damage ha, sa, hindi sa shield, guys. Okay. And then, number 2, earring. Attack all enemies. So, by the way guys, no, yung itong lineup is mostly or actually lahat ng cards niya is lahat multi-hit. Alright, so yung mga runes, sorry, yung mga charms na ginagamit sa lineup na to is lahat ng multi-hit. Okay, Airy, back to Airy, attack all enemies, lasting damage per card in hand. So, ayan, kung halimbawa meron kang 10 card, no? Yung top niya is 30 damage. So, plus 30 damage. So, plus 30 damage meaning 50 plus 30 is 45. And then, attack all enemies, kung makakalaman mo ang attack ko, at sinamon mabawasan ng deep for 45. Alright, and sa main part naman tayo bakit kumakas yung tinawag na tri-feather. So ganun din random ito naman randomly deal 3 hits or pwede mong patarahin sa isang kalaban yung tatlong hits na yan. So randomly yan guys, depende. And then ang kagandahan yan, may plus 1 feather pa siya Allied Axis for unique enemy hit. So kung tatlo yung tinamaan mo, so makakaroon ng tigit-tigit isang feather yung kalaban. Ah sorry, yung lineup. Alright, sorry. Oo, magkakaroon ng tatlo. Alright, yung actually lahat kayo magkakaroon ng tatlong feather kung tatlo yung tinamaan.
Nandun naman yung ano mo yung feather. So pagka may feather ka, no? And mataka, magigain ka ng 1 bloom per hit. Alright? Then, other allies with feather gain 1 bloom. So, at the same time, yung mga kampi mo na may feather them, magigain din siya ng bloom. So, lahat kayo magigain ng bloom. So, when your turn ends, if this axe attack, it loses 1 feather. So, kung matali ka in this round, mababawasan siya ng 1 feather. Pero, meron kang bloom. Alright? Ano ba yung bloom? Yung bloom is attacks deal plus 1 damage. So, parang rage lang siya. Pagka kada rage, meron siyang plus 1 damage per stack. Ano ba yung stack? Maximum 20 stack. So, plus 20 ka sa damage kung 20 stack na meron ka. Then when this axe loses all feather, it loses all bloom. Ah, okay. So, halimbawa naubos yung feather mo, okay, sa stacks mo, mawawala din lahat ng bloom. And anyway, hindi ko naman nakikita yun sa lagi meron. Alright, so I think malaking factor yan kaya masakit din siya. And then next part is yung baro again para sa mouth part. Okay, random deal 2 hits. Alright, and then gain 1 fragment per enemy. So yung dalawang tinamaan mo, kasi dalawang hits yan, yung dalawang axe yung tinamaan mo, 2 fragments yung gain mo. Alright, so nakadali. Then yung wing horn, so ito masakit din to guys. Randomly deal 4 hits whenever this card kills a target or hits a target with less than 50% HP, add 1 feather dagger to hand. So yung target mo kalaban guys is sorry, ano ba ito? Tama, less than na 50%. Okay? Magkigain ka ng feather dagger. So, ano yung feather dagger? Ito yung game changer ng laban actually. Dito ako natatalo eh. Sa feather dagger. Kasi zero energy at saka hindi siya nawawala guys, nagre-retain siya, and then pwede mong gamitin siyang ambush back end, pwede mong itira sa back lane or sa front lane ng kalaban. So yung 10 na yan nadadagdagan pa yan, depende sa rules, depende sa charm lahat mo. Okay. And then ayan, meron kong rancho pa. So, nakadagdag ako yung dalawa. Kaya masakit guys. And then, whenever this card kills a target, nakadagdag ng parang feather dagger. Okay. Last part natin is attack all enemies. And apply table na naman natin. Pero this time, attack all enemies and may 20 damage kada enemies. Tatlong 20. And tatlong vulnerable para sa lahat ng kalaban axe. So, yun. Yung guys, no? So, kaya siya masakit. Kaya siya so masakit. Lalo na sa late game. So, ngayon, yung price naman niya sa market, tingnan natin na sa magkakaroon ng klase ng Axie. So, yung nakamura niya, yung beast type, $24. $24.3. And then yung sa Aqua is $29.8 or let's say $30. And then, sa bone type ng Aqua is nakamahal $44. Okay guys.
far sa tatlong meta, ito nga naman kung ano yung pinakamura so far is yung Anemonte. Alright, pero hindi ko sinasabing yung meta Anemonte ang pinakasulit sa Magellano, so kasi depende rin, may factor din ng strategy kung ano mo lang yung cards during the game, during the battle. And may factor din yung mga rules na gamit mo, of course. And then, also yung mga charms na gamit mo. So, during the game, nakalay mo mga SMP, pwede ka mag-craft. And another option, yung pinakamadaling option naman, nag-ahabol ka naman ng ranking talaga, is pwede ka naman mag-invest or bumili ka ng directly sa market ng mga charm and rules. Alright guys? So, ayun guys, ayun na ba na mag-decide. And by the way guys, naulitin ko pala akong level 2 parts dito sa pinakita ko. And tatlong klase pala ng team yung pinapakita ko ngayon. Yung pinapakarison namin ngayon. Apart from this, marami pang ibang mga lineup na madalas natin nakikita sa season 7. Like, yung mga bulwark team, yung mga magulat, actually. So, hirap din tayong manalo doon. Actually, manalo din. Lalo na sa epic tira. Okay? And then, meron din yung, of course, yung pinaka-common, yung poison team. No? I think yun, pinaka-mura in terms of price kasi yung sa accident, libre lang. Sa lineup na gamit na nila. Alright? And then, meron din yung mga Jinx Jinx type na lineup or ano man tawag din sa lineup na gano'n. Okay, alright. So, yun lang guys, compare natin. And then, syempre, napakita natin yung laban natin no? May Life Feather nakalaban and Sandal Team nakalaban. So okay guys, kita nyo naman lang full screen natin. Alright, so ayun guys, bago lahat ano, bagong 2 na tayo ngayon after how many days pa? 15 days pa. Alright, so actually may mga ibang araw kung hindi nakakalaro. And most of the day is actually parang energy lang or maximum 10 energy na tayo guys. Chill lang kasi syempre may trabaho tayo sa buhay. Ito ay hindi lang ako na pero at the same time kung kita rin tayo. So na-enjoy ko siya in terms of game. Alright, and in terms of income na din, extra income. Okay, so, yun guys. Okay, so sa unang laban, ito masakit din ito, yung Spanish team. Alright, pero i-discuss na lang natin yun. Next video, yun yung lineup. So, ipapakita ko lang muna ngayon yung Sandal and yung Life Feather team. Pagpapalo na tayo yung isang so ito muna natin. So yun guys, now yung lineup na is merong mech na class. And then, dalawa yung mech class niya. And then yung lastly, yun, Dawn class. So, mini-mix up nila yung class. Alright? Thank you.
Hindi guys, doon sa strategy natin dito is yung pag gumamit ng shield mo palaban. So, huwag nyo i-analyze kung saan nyo nalagay. And then, huwag nyo itibira doon sa nalagay nyo ng shield. So, since pwede naman tayong makapahang sa phone, sa good part sa phone, this time natin nga. Strategies din pala mo na. So dito, nag-decide ako na itira sa harap. Kasi most of the cases, mostly kasi pag ganyan, nilalagyan na lang ang shield. So makakawas na lang. So this time, nilalakakan tayo ng kalaban. Hindi natin niya yung shield. Nilalagay siya sa harap at sa likod. Oh, okay lang guys. Yung shield for first blood agad mga 36 na yan ay yung sandals na yan, ito pangandahan ng may dancer kasi ayun, nabablock niya, hindi tayo nalalagyan ng bubble niya raw nakasabasa. So, ginamit niya yung chinelas niya, sorry, yung sandals niya, hindi siya ganang kasakit. Wow, 130 plus, may 30 na damage pa sa mabos. 30-30. So, patatlo yung kalaban, 90 yun. Ano na yung factor din. Yun, no? 182, diba? Grabe. 182 yung damage sa 1 energy. Sa 1 energy. So, mas masaka siya actually sa mga rin. Alright, ito ka na ang sabi. Na-match natin. Kaninang kalaban natin, level 2 yung sandals niya. So, ito naman dito. Level 1 lang. Ito level 1 din. Matalo tayo. And, tanap ko rin natin pa. Ito yung level 2 rin na sandals. Anyway guys, level natin na rin para sa front lane natin is yung power may plus 10 damage plus 10% damage sa allied axis. Alright, so ikaw wala kang plus 10% allied mo naman. And then sa mid lane way of quality plus 50% plus 10% kanina, so 25%. Alright, and then sa back lane natin, same runes, and then same din sa mga charm. So, vitamins. And then ito, plus 6 na damage. Runes. And ito, gain 1 bubble. Alright. So, dito na. Hindi ba dito lang? Kalaban naman gamit is ito, Mind Ring, Pure Power, and Steel Skin. So, na makikita nyo guys, makapansin mas marami siyang mga epic na gamit na charms kasi sa akin. Alright.
kasi meron vulnerable. Magandang salamat sa early game. Sa kachan. And pala guys, since level 2 na yung animal natin sa head part, plus 10 din niya. So originally, 80 lang yung damage niya. Now, since level 2 na siya, so plus 10 damage na siya. Thank you.
less than 50% kumuha na so para na-hit merong gain siya, magiging siya ng feather tagger. So hindi ko na hinintay na matalo ko, no? Surrender na tayo guys. So yun na guys, muna ngayon sa ngayon, next video i-share ko naman sa inyo kung baka makakasin ng mga lineup na meta dito sa 667. Alright, so I hope you enjoy today's video, and of course bago po ang lahat, request ko na naman dito sa inyo, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel, pwede naman po pa-subscribe na din, and palike mo din po ng mga videos ko. Alright, para makapag-share pa tayo ng mga informations about Axie Origins. At the moment, Axie Origins mo lang na-focus. Alright, and maybe some other time, makapag-share din ako ng infos regarding the cryptocurrency na related sa Axie. Kasi, holder din po ako ng RON with SLP and AXS. So lahat yan, meron tayo ng investment yan. Alright guys, so yun nga, napansin nyo sa market ngayon, di ba? Yung RON, pagdo-pagdo na yung price niya. So malaki na yung profit natin doon guys, sa totoo lang. Okay, but I'm not saying na mag-invest kayo sa any kind of this cryptocurrency. Mga ka-financial advice you guys. So, do your own research. And, yun lang po guys. Thank you very much for watching this video. And see you next video. Babush!